pag-i-prepare sa Ginoo para sa matapusa sa tuwa, I believe that God is preparing us for something great. Amen? Amen, church? Amen. He is preparing us for something great. Nakahinomdom ko, 2 Sundays ago, hindi naman isang lupas, no? 2 Sundays ago, ako ang speaker, ang mentor, ang tatay ni Pastor. No? Si Pastor Vic. Pero ang tinuod niya yung pangalan kung naaman siya karoon naminaw sa Tua Surra. And I remember my name is Jess or Jesser. When God gave me Shanine, I changed my name to Jack. Pwede kayo na. Pero remember po na ako, Pastor, when I was in one church, early 80s and 90s, and may mentor po ako na isang pastor. You know, to be honest with you, ipangita na ako ganyan yung bunta, tapong old picture bitaw na ako, na ang kabaga sa akong buhok. Yes! Mura gusto na ako, nangita ko yung USB ba? Ay, gusto na ako na ako ipakita sa inyo, ina kabaga ako ang buhok before. Pero mentor ko atong pastor, may ani ang ulo. I don't know kung siya yung tabo, basta I found out many years after, ani po na po ang ulo. Ako kung may tabo na masunay. Last Sunday, dugtong po doon sa message ni Pastor Vic,
Yung message naman, yung reminder given to us by the Lord through our pastor. Yung crown, he spoke about the crown. Diba? Na meron tayong authority. Meron tayong authority na pinanghahawakan at panghahawakan. Na meron kang blessing na para sa iyo at para sa akin. Na inihanda at pinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus Kristo. At meron pong endorsement para sa iyo at para sa akin. Ang I love what was Pastor said. Lastly, we are God's masterpiece. God's greatest achievement. Think about that. When time will come, when your time will come, my time will come. Pag namatay na po tayo, mamamatay po tayo na ayoko mabuhay ng 150. Ang hinihingi ko sa Panginoon, Lord, sabay na kami ni Mrs. 90, okay na. Diba? Tandaan ko, when you die, you know the assurance of salvation na meron ka. Pagdating mo sa langit, susunduin ka ng God the Father. Alam mo yun? Picture this. This is my how I would picture it. Susunduin ka ng God the Father. Aakayin ka niya. Aakayin ka niya. At ibibigay ka kay Jesus Christ seated at the throne. At sasabihin ni Jesus Christ sa kanyang tatay, sa kanyang ama, God the Father, this is my greatest achievement. Think about that. It speaks about His great love for you and for me. Amen, church? So with those teachings na narinig po natin for the past many Sundays and even sa ibang mga pictures natin dito, God is preparing us something for greatness, for more. Amen? And today, I want to share with you yung topic about condemnation. I will be using New King James Version sa ako ang mga verses. In Romans 8, chapter 1, ingon sa Romans 8, 1, sinulat po ni Apostol Pablo, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Think about the church who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. This is very powerful, church. Okay? Ngayon, I was asking myself, sabi ko, bakit nasulat at bakit nasabi ni Apostol Pablo ang mga talatang ito? Bakit sinabi niya, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, para maintindihan po natin, okay, let's go back. Ano ba itong pinagdaanan ni Apostol Pablo? O pinagbar? Ha? Tingnan po natin. Okay. Let's just go back for a while at tingnan po natin ang konting history sa buhay ni Apostol Pablo. But before that, let me ask you this question. Have you ever heard something? Halimbawa, yung mga words bitaw na madunggali mo sa uban o madunggali mo sa ay kay Satanas mismo na ihumbong niya sa imuhang talinga, ihumbong niya sa imuhang heart, or even yourself, ikaw mismo, you would say to yourself, ikaw muna, tinatawag mo yung sarili mo, how can you call yourself as Christian when you keep on sinning? How can you call yourself a true Christian if paminsan-minsan pandul ka? Is paminsan-minsan mintis ka? Ha? Have you ever had that kind of experience? Ano sa akin mga tuwag church? Tapos makakapay. Ikaw pa mo preach today or sa worship team. Nandito pa din mo nag-away. How can you call yourself a leader? Diba? When you cannot walk the talk. Those are condemnation. No? Kaya lang sabi ng iba, kanang mga liha, ah, grabe na. Mga tupperwares na sila.
plastik. Mencegah di mana Mas Barato? Kerukan, kerukan. Kami tahu, kami tahu. Ani teh bisa kita manusia no plastik Malaysia tak kena wear Malaysia. You know what? These accusations are very powerful. You agree with me? Eto po mga accusations that were very powerful. And because they are very powerful, sa tinuod lang, pwede po silang magdala ng guilt, pwede po silang magdala ng condemnation sa buhay, sa puso ng bawat isa sa atin. And if there is that guilt, if there is that condemnation sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo, those words, makristyano ka man hindi, can put you to the sideline. Even pastors. Yeah. You know, believers and unbelievers alike ay pwede pong maging biktima ng harsh words nito. Ng guilt, ng condemnation. Nagpapasalaman po tayo sa ating Panginoon. Pero tayo Diyos. Amen. At kung alam mo yung tinapos ng ating Panginoon that He justified you, mas lamang ka ngayon. Dapat alam mo, meron kang knowledge, pinaniniwalaan mo sa puso mo. Evil conscience and our bodies washed with pure water. So Paul here is saying, your heart, my heart has been sprinkled with the blood of our Lord Jesus Christ from evil conscience. Okay? Ang tanong po, ano itong evil conscience? Pastor, teka mo, ano ba yung evil conscience? Ang evil conscience po is the kind of conscience that is perpetually conscious of sin. Alam mo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yes, kumalpang kakahapon, nung isang araw, nung isang linggo, nung isang taon, nung 10 taon na karahan, pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang naman ang iisip ko is yung kapalpakan mo. Yeah. And because yan po ang naman ang iisip mo, evil conscience, you expect one day may kaparusahan. Yeah. And sabi dito, the evil conscience is the one that is under condemnation. But we praise God. Why? Because by the grace of God, we can have good conscience. Kung meron evil conscience, by the grace of God, we could have good conscience. What is good conscience? The one that is sprinkled with the blood of Jesus Christ. Because sabi niya in the Bible, without the shedding of my blood, wala pong remission of all of our sins. Amen? Yan po sabi. Ibig sabihin ngayon, kung good conscience, kung bad conscience, you are perpetually conscious sa lahat ng kasalanan mo. Pag good conscience, you are simply saying, I am forgiveness conscious. Pinatawad ako ng Diyos. Why I am saying this one? We will have our encounter. I think this will be part of the encounter. Yan yung tinuturo po natin. Yung kapatawaran, yung pagtanggap po ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, kahit na gaano man kalala kalalim ang ginawa nating kasalanan. We are conscious, sabi ni Pastor Vic, of who we are in Christ. We are conscious of our righteousness, not because magaling po tayo. We are righteous because of the finished work of our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Amen? Ayan po sa atin niya. We believe na ating Panginoon is not angry with us. We believe na loves po tayo ng ating Panginoon. Kahit na meron tayong kapalapakan. So we feel, kaya nga sinasabi minsan sa worship team ng ating mga pastor, Jesus love, more of Jesus. Yung lyrics ng song natin, more of our Jesus. Because we are Jesus-centered church. We feed more of who Jesus is. We feed more of yung ginawa ng ating Panginoon sa cross para sa iyo at sa akin. Tingnan mo ha, tingnan mo church. Condemnation robs you of your intimacy with God. God, condemnation, if you feel condemned,
Grabe, ikaw lang yung nakibaluan na nasa closet sa imo ang balay, na nasa imo ang aparador, but you know for a fact that the condemnation is dragging you away from intimacy with our Lord Jesus Christ. The Word of God says in Hebrews chapter 10 verse 2, especially the second portion. For the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. Would have had no more consciousness of sins. You know what? If you feel condemned, sa tingin lang condemnation would demand payment. Diba? Kung naka feeling of guilt or condemnation or because of your failures, it would always demand payment sa lahat na ginawa mo o palpakan. But alam po natin na kahit na gaano ang gagawin mong works, minsan na ginagawa, I will commit more sa choir, wala na pala tayong choir, I will commit more sa worship team, sa grupo ni Naglaysa, I will commit more sa visitation, I will commit more sa the cell group, I will commit more. You know what? Kahit na gagawin mo yan, well and good and jajan ka. But I tell you, time will come na mapapagod ka because you have to know, put in your heart, that without Jesus, hindi po mapabayaran ang lahat ating pagpapakan. We have to acknowledge first our Lord Jesus Christ. That our Jesus paid it all. Nakuha natin, church? Dapat meron kang knowledge. Alam mo kung bakit? Alam ba natin sa Hebrew, the devil's name literally means the accuser. Ha-Satan. H-A das Satan. He is the accuser of the brethren. Attorney, Satan is the prosecutor at law. Yes. Diba? Alam niyo kung anong gusto-gusto niyo? He is so expert pag-condemn sa every child of God. Muhilom na siya if you are so active. Nag-uwag na lang siya. Time, bisag 1 second lang. At pag kumalpa ka, he will automatically condemn you. That is very good. That is the job description, job order ni Satanas. Alam niyo, lahat na ginagawa mo, nalingkamot ka na tanan, labi na kami mga pastor, but then at the end of the day, he would just simply tell you in any of my shortcomings ni mga madlaw. Instead of your heart focusing dito sa hindi mo sa Ginoo, the forgiveness na meron ka, the righteousness because of his finished work at the cross, Satan would always focus and tell you na inaniya inyo ang kapalpakan. Then niya unta. You know? Yan. Yeah. Yung sakay mo na, di kapoy na ka. Ikaw na yung nag-preach, ikaw na nag-song leader, ikaw na yung nag-visitation, ikaw na nag-pray for the sick, napay-patay, na ikaw na lahat. Pagdating ng gabi, akala mo masaya ka, sasabihin ni Satanas sa'yo, ulang ka. Tinuod. Ayaw na ikaw yung character. Ulang ka, mayroon na. And you will end up in performing. You will end up in performance. Kapoy! Kapoy! Diba? Because he will keep on accusing you. Niya. At alam mo bakit nasulat ni Apostle Pablo ito? Because the accuser will even accuse each one of us using the law. May pinakasun. Minam Church, yeah, he will even use the law. When I say the law, he will even use the commandments. Let's just talk about the 10 commandments. Hindi na rayan ng pulo na. Mupalpak ka sa isang, palpak sa kanan.
happens. That is why the Bible, nakakita ko po kami, the Bible says na yung sampung utos are not just the ministry of death. Yes, the Bible calls the Ten Commandments is the ministry of death. I will show you later on. Okay? They are also the ministry of condemnation. Yeah? But I want to be clear. Church, there is nothing unholy about the Ten Commandments. No, 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 no. No. The Ten Commandments are holy, we would say. The Ten Commandments are just. The Ten Commandments are good. However, kaya lang, they have no power to make you holy. They have no power to make you just. They have no power to make you good. Ano man? Because ang baraon, ang law is unbending. Hindi ito flexible. Grabe ang standard sa baraon sa law. Hindi pwede mag-compromise. Kaintindihan natin? Kasi once na nag-compromise ang law, halimbawa ang 10 utos, nasunod mo na yung 9.9.01 na lang kuwang, napalpa ka sa kuwang, hindi siya pwedeng magbigay ng grace sa'yo. Otherwise, hindi na siya law. Naintindihan natin? Kaya ganun siya. Kaya when Apostle Paul came under the old covenant, under the law, siya mismo under the, so saying, he was also under the ministry of death and condemnation. In Romans chapter 7, verses 10 and 11, ito po sabi ni Pablo. Sabi niya, and the commandment which was to bring life, sabi niya mismo, I found to bring death. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me. And by it, kill me. Ano po siya sabi niya po sa Pablo dito? Sin by the commandment deceived and killed him. He simply meant that he at one time, he came under the ministry of death and condemnation. Alam po natin yan sa buhay ni Apostol Pablo. Yan po ang ginawa niya. Because the law would always minister condemnation. Listen, church. If you are under the law, every time you fall, okay? Every time you fall short, every time you fail doon sa standard sa atuang Ginoo, you will feel condemned. You will feel condemned. But we praise God for His grace. Because the grace of God, sabi ni Pastor Vic, ministers righteousness sa iyo at sa akin. Amen? Yeah. That is why it is called the ministry of righteousness. The ministry of righteousness which surpasses the ministry of condemnation. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 3 verse 9. 2 Corinthians 3 verse 9. Clarifyo, for if the ministry of condemnation had glory, merong glory ang law. Diba? The ministry of righteousness exceeds much more in glory. Amen? Yeah. Ibig sabihin, kapag ikaw at ako, when we are under grace, even when we fail, even when you fall short doon sa standard ng ating Panginoon, ano nangyayari? God sees you still as righteous because of Jesus Christ. Yan po sabi ni Pastor Vic. At meron tayong mga verses diyan. Alam nyo, pag pumalpak ka, okay, ang nakikita ng Diyos Ama, yung kanyang anak na nasa puso mo, hindi ikaw. Hindi ka. Of course, yung iba mag-iisip, so teka muna, Pastor, pwede na tayo magkasala anytime. Hindi pa niya. Well, that's another topic because in Romans chapter 6 verse 1, ang sabi po doon, shall we go on sinning so that His grace may abound?
Sabi ni Pastor Paco, siya nagtanong, siya rin sumagot. Sabi niya, precisely na. Precisely na. Diba? But going back sa topic po natin, dapat maintindihan, as long as we are in this current body, ito pong katawan natin na ito, you will have that propensity to sin. Sabi niya po sa Pablo in Romans 7 verse 15, ito, parang ginawang kantaan natin ng parangyan ay Edgar ba? Or, hindi ko alam mo. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Alam mo yun? Lahat tayo sa biktima na ito. Kung ano yung gusto natin gawin, nauuwi tayo, hindi natin nagagawa. Kung ano man yung gusto natin hindi gawin, magugulat na lang tayo, yun yung ginawa natin. Na church? Ano ibig sabihin nito? Meaning, Paul was saying, as long as you are in this body, katawan po natin ito. Sabihin ko man, Lord, magmula ngayon, ayoko nang magalit. Lord, magmula ngayon, ayoko nang mag-judge. Lord, magmula ngayon, ayoko na ng ganito. Lord, magmula ngayon, ito na yung gagawin ko talaga, Lord. Promise to fix man, Lord. But at the end of the day, you will found yourself, hindi mo nagawa yun. Hindi mo nagawa yun. At pag hindi mo nagawa yun, Satan is there. He will use the very thing as a weapon to condemn us. Kaya sa'yo ba, tumi mo, Church, I want to be honest with you, nag-away po kami ni Mrs. Ito lang yung guwapo ng Mrs. Ayaw na yung guwapo. Ano siya? Oh. Yeah. Sa tinuod lang. Don't check so tinig mo doon. Bitaw ng away, bitaw ni last week. Wala ko na naman ito niya. This is good thing here. Inumpisahan ko na ating pastor as an open book yung buhay ng mga kisasaan. A very good example. Yeah. And I told myself, dahil sa disagreement po natin, this Sunday, ngayong Sunday, sabi ko, or before Sunday, kakagsabi ko siguro si Pastor Ben, hindi na akong i-preach. Kaya tinuod na. Or kung hindi papayag si Pastor Ben, this will be my last preach. Pero alam mo, kahit na nag-away po kami, my wife was just by the Holy Spirit of my mind. But who I am, ano yung ginawa ng ating Panginoon? Yes, may disagreement kami. Ibig ba sabihin man, pag may disagreement kayo, hindi ka na karapat dapat na tumayo rito. No, yung pagtayo ko po rito because of His finished work. Yes. Hindi dahil sa akin. Yung disagreement po natin, ando doon yung galamay, ando doon yung araw-araw na hawak. At tayo ni Satanas. That is why we need to work out our salvation every day, Lord. I have to surrender this sa iyo. But ang kagandahan ngayon sa grasya ng ating Panginoon, the more you know His grace, the more you know about Jesus, the more you will come to Jesus. And the more you will come to your wife or your husband and say, I'm sorry. Nabuhay natin, church. Nabuhay natin. So, for what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that I do. Alam mo, sa tinuod lang ng nagtatawan ako, based on experience, kanang grabe ng condemnation sa inyo, ha? O sa inyo tabo? O sa inyo tabo? Ha? Ha, may I feel? Sa inyo wants it. O sa pa? Yung kung puno-puno ka ng fear, stress ka. Diba? At pagkatutakot ka, stress na stress ka, lahat po ng psychosomatic illnesses lumalabas. Yeah. Wala ka na igala ng mukha ko. Kamay na ng mukha ko, dalbihin ka. Kung saan lang kami. Diba? Grabe. Then before you know it, depression, oppression, punong-puno ka na ng demon.
Church, condemnation is very devastating. Kaya ako po sinishare ito. Ngayon, background po yan. Okay? Ibig sabihin, introduction niya ng wali ko. Pero sabi ko po kanina, we will speak about how to overcome condemnation. Now, okay, overcoming condemnation now. I have 8 points. So church, unsay solution nato karon sa sakana ng binabirahan ta sa enemy of all this kind of accusation? What would be our solution? Okay, Paul, si Apostle Paul, he faced with the same problem. Alam mo, gusto ko pa nagbabasa ako ng sulat ni Apostle Pablo eh. Yung alam mo, relate na relate ka. Because when he wrote karamihan po ng aklat sa New Testament, he was at the same time facing yung kagaya ng mga we face today. Yung mga temptations natin. He even laments, it was recorded in Romans chapter 7, verse number 19. Sabi niya, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Amen? Tayo rin po. Ano po, wow. Buti na lang, wala sa CFC line na yung pastor niyo ay dapat ganito. Pastor Ben, dapat ganito. Diba? Nag-uusap na rin nila, Pastor Ben. Yung kapanahonan po namin, every December, natatakot po kami. Bakit every December you have to submit your courtesy resignation to the church? Pagbubutuhan ka sa January kung ikaw pa nga. Ano yun? Ano yun? In this order, trusting the Lord Jesus Christ, you did trust the Lord.